po, nandito ang aking guest for tonight na si Jello. Yan, hello po. Kapatid ka. So, magre-reaction video kami about saan? Performance ng mga contestants sa Kingdom sa round 1. So, yun, sa round 1. About saan ba yun? I mean, kilala mo ba yung mga ano? Actually, hindi din. Ang kilala ko lang talaga dyan is Icon, B2B. Yung ibang groups, hindi ko sila kilala. Pero, naging fan nila ako nung napanood ko yung series na yan. Itong series na papanoorin natin. So, ayan. Kasi, live siya. Tapos yung mga, para kasing grupo sila na, 6 groups sila na sabay-sabay magka-comeback sa finals. Sa finals? Oo. Parang yun yung last round. Kasi, actually, pinag-bis yung Kingdom sa Queendom. Na parang contest siya. Maganda ka kasi siya kasi lumalabas yung talents nila sa mga gusto nilang iparating sa mga kanta nila. Yun, yung papanoorin sa natin. Sa mga performance nila. Kaya, I highly suggest na panoorin niya yung Queendom and Kingdom. Kasi maganda talaga. So, first of all, ito yung round 1. Ang team nito is To The World. Nung gusto nilang iparating na performance sa mundo. And, ayun. At saka yung kakantahin nila dapat yung best award-winning song nila. Yung nakakakot sila ng award. Kaya yung mga karaniwan na yung mga kanta dito is yung mga magagandang kanta talaga nila. So, simulan na natin. Disclaimer, sorry guys. So, first time pa lang namin magre-reaction video ng mga ganitong type. So, wag niyo kami i-judge kung paano mag-reaction video. So, ayan. In-invite lang ako ni Jello about dito dahil daw favorite niya and then, ano? Gusto ko lang din mapilit ka na mag-multi-fandom. Kasi, syempre, masaya naman mag-fandom ng iba't ibang group. Oo. Kasi, alam ko lang is New West since yung best friend ko naman last year, no? Nag-ano kami, ng concert about sa New West. Yung nagdalaw sila rito. So, ayan. Nagkaroon ako ng idea sa mga K-pop. Yan. Tapos ito, K-pop lover din pala. So, ayan. Pinapakinggan ko yung mga song na pinapatugtog niya every time na dadaan ako sa computer niya. Kasi nagpa-play siya eh. So, ayun. Tingnan natin kung ano to. So, ang una is Kingdom No Air from The Voice. Ito yung The Voice. Sila yung nanalo sa Kingdom. Nagkaroon kasi ng version ng Kingdom na kung sino man nanalo doon, pupunta siya sa Kingdom Legendary War. Yung so, Road to Kingdom. Ito yung kauna-unahan. Sila yung nanalo sa Road to Kingdom. Kaya sila nandyan sa Kingdom, The Legendary War. Yan. Panoorin na natin yung No Air by The Voice. Lakas ha. Napakaganda na yung New Air. Oo, pero yung BTS yata nila yun. Ay, yung ano yung pinaka-video. Music video. Ito kasi parang live performance. Tingnan mo, ang ganda ng stage. Hirap din gumawa ng ganyan, no? Ganda kasi ng mga ballad songs nila. At saka actually, dito sila. Ano yung ballad? Ballad songs. Yung mga ganyang type ng genre. Genre ng kanta. Mga soft song, gano'n. Oh, kasi may mga, ano, di ba may mga pop, R&B, ballad, gano'n. Bagay. Hindi ko kasi kabisado yung may year. Go. Ano na ano yung reaction mo? Reaction ko? Medyo... kasi reaction video yung ginagawa natin. Ang reaction ko dito, guys, is maganda yung stage. Naku, feel mo yung parang pagiging Korean mo doon. At... Naalala mo yung pumunta ka ng Korea? Oo. Ang ganda ng stage nila. Parang effort na effort. Tingnan mo, may mga puno-puno pa, di ba? Tapos yung datingan nila... Yung datingan nila... Yung iba yung atake nila. Mm-hmm. Lane lang, tsaka ano talaga, cool lang sila. Yung hindi sila yung parang nagmamadali, hindi mo mararamdaman. Parang mahinahon, ganon.
Diba? May nahon lang sila. Kaya parang sabi nga nila, nabasa ko lang dati sa comment na ano, ang una daw, parang mga gustong-gustong mag-ano, sila naman yung mga healer. Noong matagal na kasi sila, almost 7 years, 8 years. Ah, matagal na sila. Oo, 2012 ata, 2013 sila ng baby. So, nag-aaral pa tayo nun. Buti ano, mas nauna ba sila sa Big Bang? Ah, nauna ang Big Bang, pero halos ka sa, ano, nauna ang Big Bang ng ilang years lang, 2-3, gano'n. Ah, 2-3. So, nung pasikat na yung Big Bang, nag-debut sila, tapos hindi pa sila gano'ng pasikat na, pasikat pa lang, gano'n. Sikat kasi yung company nila eh, kasi doon din nag-debut yung 4 Minute, gano'n. Cube Entertainment kasi nila. At saka pito sila talaga actually, yung tatlo, yung dalawa, nasa military, yung isa umalis na. Tama ba? Tama lang kung umalis na kasi. Nasa military yung dalawa eh. Si Sungjae, baka mabitan mo lang. Si Sungjae. Oh, lumabas na siya sa maraming anime, sa maraming Korean series. Sungjae, sige. Up next is Stray Kids. Stray Kids. Actually, maganda yung song nila. Gusto ko yung song nila nung yung original, yung God's Menu. Okay. So, ito yung Stray Kids. Ano siya eh? 2 songs. I forgot the first one. Ito yung second song. Yung second song is God's Menu. God's Menu. So, let's hear it. First, commercial. Skip ads. Yan. Wow, iba umpisa pa lang. Galing. Galing ng pagkakabakat nila, no? Oo, tao talaga yun. Oo. Sa mga ko, taong hindi alam yung novel, lyrics sa bisa ano yun yung movie na Perfume. Hindi ko sure kung movie or novel siya. Nabasa ko lang din. Tsaka pag tinanong mo yung series. Ngalala sila nun. Parang ang soft nga lang ang ginawa nila. Grabe ka naman ako rin. Hindi ha, bukod doon sa mga ibang performer ha. Diba? Ibang performer. Parang galaw lang ng konti. Pero mas soft yung una. B2B? Oo, yun. Diba? Sila yung pangalawa. Sila yung pangalawa dun sa ganung level. Iba-iba sila yung atake. Oo, iba-iba talaga. Diba? So, paano ko sila i-rate? I-rate ko sila as performance sila. So, sino yung number one? Number one ko yung pangalawa sa last. 80s. 80s. Yeah, 80s. Kasi? Ito, do effort naman yung ano, yung props, yung virtual ano nila, ganyan. Tsaka yung lalo yung Bongay Octopus. And yung simula nung pag-intro, tapos yung hanggang sa huli na ginawa nila. Actually, naging fan lang din nila ako dahil dyan. Oh, diba? Ang ganda kasi. May dating tsaka parang buhay na buhay. Parang ganun. Dahil diba? Sa symphony ng Bongay. Mm-hmm. Tapos, ang second ko so far, si Icon. Kasi nga yung pa-sweet nila or cutesy. Mas attracted ka sa mga cutesy na ano na. Oo. Yung mga nagpapakit lang. Pakisang ba yan? Hindi. Uy, grabe. Ang galing ko yan nila. Magaling nga sila, pero medyo may kanya-kanya tatagot tayong taste. Kasi cutesy yung ano nila na gano'n. Oo, yung dating nila sa mga ano. At saka hit song talaga nila yun. Mm-mm, diba? Ang ganda. Buhay na buhay ka rin. Tapos, ang pangatlo ko is si No. No Air. No Air? The Boys? Mm-mm. Ay, bakit yun yung naging pangatlo mo? Ang cool lang. Hindi mo ba natuwa? Hindi ka ba natuwa sa kanila? O, diba? Ang lakas ang dating No. Ayan, No, yung papoy nila. Tsaka ang cute nila. Ang gawin nila lahat. Yun talaga yun, guys. Yung ganun nila. Kasi first time ko lang sila marinig talaga. Pero, nag-enjoy ako sa performance level ng lahat. Sobra. Kalahin mo, may mga ganyan pala.
reality show. Maganda kasi siya, parang nilalabas nila yung mga kaya hindi nila, ng mga hindi nila magawa sa musical, no? Mm-hmm. Kasi limited lang or bawal yung ganito sa music video nila, di ba? So dito nila binubuhos yung effort, yung ideas na meron sila, di ba? Which is ang galing kasi meron silang chance na ipakita sa tao na hindi lang ito yung kaya nila. More pa dyan. Kasi yung iba nagja-judge na hindi naman magaling yan, nagtatalo-talo yung mga fandom, ganyan na. Ito yung mas magaling kasi ano. Pero kung isipin mo, ginagawa lang nila yung music video na yan dahil yun yung pwede lang sa music video na yan. Pero kung bibigyan nyo ng chance na ganyan reality show, is meron pa pala silang may ibubuga. Diba? Tama. So, ikaw, anong opinion mo? Yung rankings ko? Oo. Ang ranking ko, syempre, pareho tayo ng number one. ATEEZ. Syempre, si actually, dun, dyan, di ko sila kilala. Nung episode 1 kasi, since rookie sila, ina-expect ko na mag-ano sila. Pero, ang ending, naging panglima sila sa ranking. Parang, I accept naman na ano, kasi yung performance nila, hindi ako masyado na ano. Pero yung dedication nila nung napanood ko yung episode 3. Episode 3 niyan, yung bago nila mag-perform kasi para may papakita kung paano nila inisip yung team na yan at kung ano yung mga nangyari behind the scenes. Parang nakita ko na kailangan nila mag-improve, syempre, kasi hindi naman pwede lagi sila nasa baba. Nakita ko yung hunger nila na umakyat. At saka yung performance talaga nila, grabe. Lakas. Yung vocals, yung 4 octaves. Ano nangyari na dahil na yung nakatayo lang siyang ganun. Uh-oh. Ang grabe yung focus ng camera na ano, para ganito talaga dapat. Ganun. Ganun yung dapat sa kingdom. Yun talagang palaban. Nice. So, yung second ko, for me, medyo mahirap ko. Sa akin, ang second ko ay Stray Kids. Stray Kids. Sige, bakit? Ano, na gusto ko yung ano nila, remix ng ano? Dalawang kanta. Tsaka yung intro. And lalo na sa ganun yung may latang na puti. Oo, yung parang tumitibok-tibok, ganun. And dropping skills talaga nila, eh. Talaga nga. Yung ugat mo, makikita na yung ugat nila, eh. Ganun. Diba? Okay. Yun yun, diba? Third ko, medyo, medyo mahirap. Ang pinagpipilian ko kasi is B2B or Icon. Icon. O, ba't mo naman na, ano, si Icon? Maganda kasi yung version ng, ano, nila. Oy, bongga yan si Icon. Pangalawa ko yan. Ang ganda nung ginawa nilang parang ano, musical yung love scenario na lalalan na ano, yung naka-form sila ng gano'n. Tapos bilang, Oo, diba? Buhay na buhay. Thanks sa'yo eh. Tapos yung sa B2B kasi, medyo theater version na ano talaga, yung vocals. Tapos nilabas ng mga ano nila. Mga kada person, gano'n. Yun. So, hanggang third na lang muna. Hanggang third na lang siya. So, wala siyang ibang gusto, kundi yun lang tatlong yun. Mm. And, ano, so disclaimer lang guys, na ito is opinion lang namin. And ako hindi ako nanonood ng K-pop, ano, masyado. Kasi newest lang po ang pinapanood ko. And medyo hindi na nga rin ako nakakanood ng newest. So, ayan. Ngayon lang ulit, in-invite ako nito. Pinilin ko lang siya kasi maganda talaga yung manood ng mga gantong series, mga gantong reality show. Kasi nakikita mo yung mga performance ng iba't ibang grupo. Yes, ayun. True. Tapos talagang binibigay nila lahat ng kaya nila. Which is nakita naman natin sa video, diba? Sa bawat video. So, ayan. So, ma-invite ulit namin kayo sa next Saturday. So, magdi-discuss din pala si Jello about the scoring and at the same time, magdi-discuss din siya kung ano yung top 3 ng mga judges. So, ikaw ba? Ang nangyari kasi dyan is,
yung sa scoring, 50% manggagaling sa viewers internationally, which is uploaded sa YouTube within a certain range of date. Anong date yun? Nakalimutan ko eh. More on 16 to 18 ata. Ah, so tapos na. 19 na kasi ngayon, guys. So, 16 to 18. Kaya, todo, ano talaga yung mga viewers, yung mga international fans. So, hindi lang talaga siya based sa mismong judge na meron sila, tsaka sila mismo, mga contestant, boboto ng mga top 3 nila, tapos i-add yun, 50%. And the other 50% is from the viewers. So, ang napili for the 50%, from 1 to 6 is 1, 80s. Yes, 80s. Yes, Wonderland. Oh, next. Number 2 is Stray Kids. Stray Kids. Yung kanya, yung idol niya. Yan. Parang yung top 3 mo yun, oh. Uy, hindi, oh. Top 3 ko is ano eh. Oh, B2B is, and Icon eh. Oh, sige. Top number 3. Ang number 3 is The Voice. The Voice? New Air. Oh, di ba? Nakapasok sila ng 3. Oh, yung kasi top 3 na. Ang top 1 kasi, advantage niya. Siya may milling arrangement. Ay, wow. Yun yung tinatanong ko. Ano ang advantage ng top 3? Wala lang. Top 1 lang. Ay, top 1 lang. Siya may milling arrangement ng performance. Siyempre, strategic-wise, katulad ng kanina, magkasunod ang Stray Kids at actually, medyo paboro yun sa Stray Kids and ATZ. Ang medyo same sila ng songs. Pag napakinggan mo yung songs nila, medyo same. And ano, kaya nung nagsabay sila, pagaling na lang talaga. Ay, okay. Sino yung magkasabay? Stray Kids? Hindi, magkasunod lang. Sino magkasunod? Stray Kids, ATZ. 80s. Pero mas maganda naman. Talagang pabor na pabor ako kay ano, 80s. Ano? Sila pa yung rookie dyan. Mm-hmm. Tapos, rookie? Wow, ang galing. 2018 lang sila ng debut. Pero wait lang, ang tanong ko dyan, sila rin ba yung pipili ng kanta nila? Oo. Hindi sila yung bubunot kasi top 1 sila, diba? Mm-hmm. Lahat sila pipili ng kanta nila. Like, hindi, part yung part 2. Ah! Di ba, yung jumble na yun? Oo, kasi di ba mamili sila ng partner? Mm-mm. Ang top 1, siya yung unang mamimili. Ah, nice. Ang sa Queendom, top 1 is, anong top 1 nun? G.I.D.L. G.I.D.L. Yeah. Ang pinili niya kaagad is Park Bom, which is 21. So, silang dalawa kaagad magkapares. Ang sumunod na rank nun is top 2. Top 2 is Mamamoo. Pinili ng Mamamoo is AOA. Eh, dito. Kaya ang disadvantage, pag 5 and 6 ka, wala kang mapipili. Kasi kayong dalawa lang magpapasama. Mm-hmm. Ganon din yung setup dito sa Kingdom. For sure, ganon din. Okay. So, ayan guys. Sana naiintindihan niyo po yung discussion namin ni Jello. And na-enjoy niyo yung reaction video namin. So, see you on next reaction video sa Sabado. So, ayun lang. Bye! Please do like, share, and subscribe pala.